ang sign of the cross daw ay ang tatak ng demonyo. Basahin natin ang kanilang ginagamit na talata upang sabihin ang sign of the cross daw nating mga Katoliko ay tatak ng isang demonyo. Sinasabi sa aklat ng pahayag 14:9-11. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, "Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at mga natatakan ng kanyang pangalan." Bibigyan nilang diin dito ay yung mga katagang sinabi na sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo at sa kamay. Para sa kanila, yun daw sign of the cross ay ang tinutukoy sa talatang yun. Iklaro natin yan. Unang-una sa lahat, ang tanong dito ay mayroon bang cross o sign of the cross sa talatang yun? At kailan pa naging pangalan ng halimaw o pagsamba sa isang halimaw ang ginagawa ng mga Katoliko na pag-aantanda? Di ba't ang sinasabi ng sign of the cross ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Papaano yan ay magiging mark of the beast samantalang yan ang pangalan ng Diyos? Ayon na rin sa Mateo 28:19. Nakakatawang isipin na sa lahat na lang ay gagawin para lamang sirain ang simbahang Katolika. Lahat ng chismis ay gagawin. Pero sabi nga ni Kristo sa Mateo 16:18, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban sa kanyang katawan, yun ay ang Santa Iglesia Katolika. Amen.